Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain and you're watching Planting with Ef and Grace. Another day, another plant to discuss. Ito na naman ang inyong hardinerong kapitbahay nagsasabing, tara, kwentuhan tayo! Every single day. Hi guys! Welcome back to our channel. This is Efrain and you're watching Planting with Ef and Grace. Kamusta kayo mga kapitbahay? Ito po ang hardinero ninyo na marami na naman nagbibigay sa inyong mga tips at saka mga bagong halaman na pwede nating alagaan sa ating loob at labas ng ating bahay. Ngayong araw na to, we're going to talk something about na yung mga plants na hindi masyado natin nakikita at maganda pala siyang tingnan. Okay? Yung mga plants na akala natin ay sa mga pictures lang natin nakikita. Now, what we're going to show you to you, yung mga plants na medyo maliit lang na pwede natin ilagay sa ating mga tabletops, sa ating mga opisina, na kung saan ay hindi masyado nangangailangan ng kalinga at pag-aalaga. Pwede natin iwanan within a certain period of days para, for example, nung tayo nagkaroon ng pandemic, so naiwanan yung mga halaman natin sa ating opisina at sadly, nangamatay sila. But there are some plants. Okay, may mga ibang mga halaman na pwede silang mag-survive sa haba ng panahon na walang tumitingin o nagdidilig sa kanila. At isa na nga dito ay yung tinatawag nating Euphorbia planagani. Okay? Euphorbia planagani. Tinatawag ang Euphorbia planagani na Medusa's head. Okay? Medusa's head. Okay? Another name for this one is called Transkei Medusa's Head, Planegans Euphorbia, at sa English, we have, sa African term, we have, these are called Ginger Paul. Okay? This particular plant is an origin of coastal areas of Eastern Cape and South Coast of KwaZulu-Natal. Okay, so in Africa, of course. So dun kasi siya makikita lamang. Pero because of some, syempre may commerce tayo, nagbebenta ng mga plants. So, isa sa mga plants na to, isa sa mga plants na nagaling sa areas na yon ay itong ating Euphorbia planagani or Medusa's head. Okay, so let's just describe this particular Euphorbia planagani. So, this is a dwarf succulent, that plant with a swollen underground stem. So, ano yung swollen underground stem? Ito. Okay, mapapansin natin yung ating swollen underground stem. Now, bakit siya nakalabas? Kasi sa staging ng ating halaman, gusto ko siyang nasa ibabaw. Kasi nga, doon lumalabas yung kanyang mga dahon. Okay. So, the cylindrical branches, ito yun. So, the cylindrical branches, yung mga habang branches na yan, this is where the leaves o yung mga maliliit na dahon lumalabas. So, yung leaves niya, napakaliit. Okay. So it just ranges up to 400 millimeter in diameter. The 400 millimeter in diameter yung pinaka-horizontal ng ating branch. Tapos yung leaves niya ay 10 millimeter long and 1 millimeter broad lamang. So ganun kaliit. Kaya nga sinasabi nga na matagal o tolerable siya sa tinatawag nating init ng paligid. Okay. So as you can see, the leaves and the branches ay naka-center lamang dun sa pinaka taas ng ating halaman, which is actually a nice way of looking at it para sa ating pag-stage ng ating plants. Okay. So, it has a flower na medyo cluster siya doon sa center. Dito usually lumalabas yung ating mga bulaklak. At maliit lang yung ating bulaklak. Parang 6 millimeter in diameter. Yun yung pinaka-flower. And dun sa apex o sa pinaka-center ng ating stem, dun siya tumutubo o lumalabas. This is usually color yellow. Okay? So, in the wild,
the stems is actually nasa ilalim siya ng ground. Kasi nga, madalas kasi sa kanila tinatawag natin forest fire. So what happened then is, pag nasunog yung paligid o nasunog yung mismong plant, tutubo uli siya kasi nga yung stem nakabaon sa ating lupa. Okay. Now, this particular Euphorbia plagani, yung maliliit niyang mga flowers ay magaling mag-attract ng mga butterflies and bees. Okay? Kasi nga, maganda kasi siyang magkaroon ng pollination para magkaroon siya ng tinatawag nating mga seeds, which is actually forms the capsule pag na-fertilize yung ating mga flowers. Okay. So this particular capsule type na seed the seed coat ay pumuputok na lamang para mag-open and ma-release yung seed sa surrounding. So kaya kumakalat yung ating tinatawag nating Euphorbia planagani. Okay. So in this case naman, ano ba yung mga proper care for this particular plant? Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman siya masyado nangangailangan ng kalinga. Okay, pwede mo nga siyang stay lamang sa ating tabletop in a longer period of time na hindi masyado nangangailangan ng water. So, the humidity of this Euphorbia planagani is actually hot and humid climate. So, kahit patay ang aircon natin sa ating opisina, walang problema. Okay, actually, yung nearly frost na nga yung temperature, yun doon tayo magkakaroon ng problema sa ating Euphorbia planagi. Kasi nga, not resistant itong ating halaman sa frost because of its natural environment na mainit talaga. Now, in terms of light, ayan, in terms of light, this particular plant love cool sun positions. Okay, cool sun positions. Now, let me compare with this one. Okay, pansinin niyo, di ba? Ang hinahabol kasi ng halaman na to yung araw. Kaya mapapansin natin na mahaba yung kanyang branch dito sa halaman na to. Kasi nakatago ito or nasa part ito na medyo madilim. Okay? Na lugar sa loob ng bahay. While this one, yan ay nasa labas. Okay? So, almost mas marami siyang sunlight na na-acquire during that time na nag-stay siya. Okay? Kaya mapapansin natin, medyo maganda yung kanyang tubo, okay? Mas maliit or mas compact yung kanyang branching, okay? Ngayon nga, nag-start na nga siyang magkaroon ng etulations o yung paghaba ng mga branches kasi parang hinahanap niya talaga yung cool sun na conditions. Pero if your design is like this one at gusto niyang ilagay sa tinatawag nating mga basket or hanging basket, I think maganda naman siyang ilagay sa ating na ganito ang mangyari doon sa ating medusa's head. Okay. Now, of course, the foliages nito nag-turn into yellow yung ating mga branches and you have to remove that. That is a process of pruning. So, tatanggalin natin para para lumabas yung magandang codex type ng kanyang stems. Okay? So, napakaganda ng kanyang stem actually. Okay. Now, in terms of watering, you can water the plants in summer and keep it dry during the winter. Kasi nga, syempre, kung ito ay halaman na sa mainit lamang na palagay, the tendency of this plant is to absorb some moisture in the environment or in the atmosphere. Now, soil mix, as you can see, my soil mix here is a partially drained type of soil. Okay? So, meron siyang almost 65 to 70% na pumice rocks na minix namin sa tinatawag nating mga humus and yung mga konting mga tinatawag nating mga ng earthworms. Ayan. So, but you could use primarily yung ating C and S soil mix kung applicable siya. Okay? So, next, propagation. Napakadali. Sabi nga natin kanina sa inyo, the propagation of this plant could be done by seed. Okay? Seed propagation. And the other one is pwede mong itanim mismo yung branch niya sa lupa. But take note na hindi dapat basa yung lupa. Kailangan niya ay moist lamang. Okay? So you could divide another way of propagation of this one. Ito, for example, to tatlo na to, 'di ba? Tatlong puno na to. So you could separate this particular plant at saka itong plant na to as an individual type of plant. Okay?
So uses this particular plant actually nakakalungkot kasi nga nauubos na siya because of its uses. First, nauubos siya because it become now a commodity, nagiging ornamental plant na siya. Okay, dahil nagiging ornamental plant na siya, ginagamit siya sa mga landscaping. So, ang ginagawa sa kanya, ini-export na siya. Okay, pinapadami na siya sa ibang bansa. And yung kanyang natural environment, nawawala or nauubos na yung mismo halaman sa kanyang environment mismo. But, don't worry, so kaya naman niya magparami, basta mag-stop lamang yung tinatawag natin pag-i-export ng ganitong halaman. So this could be done also as a landscaping plant, especially kung ang type ninyo ay yung medyo rocky o yung mabatong klase ng landscape. Maganda siyang ilagay doon. Lalong-lalo na pag nagkaroon siya ng maraming bulaklak. Okay. Another thing about the uses of this one, meron siyang medicinal purpose. So maganda siyang gamitin yung kanyang pinaka latex or yung sap niya. Okay? Kasi marami siya talagang saps pag nagkasugat nga siya, talagang tumutuloy yung kanyang latex or yung sap. So ginagamit naman yun para sa purgative, okay? At ina-apply din siya sa wounds and skin lesions. Na also syempre sa pregnancy. So siguro pinapatanggal nila or pinapaghilom nila yung sugat or pinaghihilom ng sugat yung kanyang pinaka saps. Okay, yun yung kanyang beneficial or uses. So guys, this one could be kept in your house at napaganda niyang ilagay sa tabletop. Basta maganda rin ang kanyang pots at saka yung kanyang staging. Okay? So I think that's all folks. You're watching Planting with F and Grace. And please watch and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to add in your list si Maria Gracia at ang Lihim na Hardin. So, goodbye, thank you, and see you next time.